Hello guys! Hello, hello, hello! Happy Monday everyone! Ayan, miga-miga love shoutout po sa inyong lahat. Ayan, maraming salamat sa pagsuporta sa aming channel, Liza and Sebastian. Ayan guys, for today's video, ay i-share ko sa inyo guys ang 10 katangian na dapat mayroon ka bago ka mag-abroad. Ayan guys, kasi guys, kung wala ka nitong katangian na ito, ay wag na wag kang mag-a-abroad. Ayan guys, so yung ating number one guys ay kailangan may tiwala ka sa iyong sarili. Ayan guys, kasi guys, kung may tiwala ka sa iyong sarili, ibig sabihin, napakadali mong magtrabaho. Kasi iisipin mo, kaya ko to. Diba? Yan palagi ang isisit mo sa utak mo na kahit ano ang ginagawa mo, kaya mo kasi may tiwala ka sa iyong sarili. Ayan. So, ang ating number 2 guys ay kung kaya mong magtiis at magsakripisyo. Kasi guys, halimbawa na lang dito sa Romania guys, yung ating trabaho pag tayo ay nani or domestic helper na tayo ay intern sa ating mga amo guys, ang pagkain nila dito guys, hindi sila kumakain ng kanin. Kasi yung kanin nila dito guys ay yellow corn. Ayan. So ibig sabihin, pagbaguhan ka pa lang guys, yan ihahain sa'yo sa mesa. Ayan. So, makikita mo guys ang mga Romanian na pagkain. So, yung ating pangatlo guys ay pag hindi tayo magsikap. Kailangan natin magsikap guys. Kasi guys, pag tayo ay nagsusumikap, nakatatak sa ating utak kung ano ang ating purpose. Bakit tayo pumunta sa abroad. Ayan. Yung ating pang-apat guys ay kung hindi tayo matibay. Wag na wag tayo guys mag-a-abroad kung hindi tayo matibay. Kasi guys, kung hindi tayo matibay, rinindihin tayo ng homesick. Ayan. Kung hindi tayo matibay guys, isang sigaw lang ng amo, magpapanik tayo. Wag ganun. Kailangan, bago ka pumunta ng abroad guys, buo ang tibay mo. Ayan guys, yung ating panglima ay kung ikaw ay lagi lang nagko-complain. Guys, kung ikaw ay laging nagko-complain, wag na wag kang pupunta ng abroad. Kasi dito guys, nangangamuhan ka. Ang amo ang laging masusunod. Kung sabihin nilang labahan mo ito ngayon, sasabihin mo, ay hindi, kasi bukas ako maglalaba. Hindi pwede yan guys. Kailangan, lagi natin susundin ang ating amo, wag na wag tayong magko-complain palagi. Ayan guys, yung ating pang-anim ay kung hindi natin kayang ibaba yung ating pride. Guys, kung sa palagay natin ay ma-pride tayo, dito sa abroad guys, kailangan ibaba mo yan. Kasi may mga amo, may mas nakakataas sa'yo. Katulad na lang guys, pag magalit ang amo mo, magreklamo, bakit ang bata pinakain ng chocolate na bawal ang chocolate? Diba? Bakit ang puti nilagyan mo ng chlor na bawal yan? Kasi nagiging yelo ang kulay. Number 7 guys, ay kung hindi natin kayang labanan ang lungkot. Guys, kung hindi natin kayang labanan ang lungkot, marami guys, OFW ang bumibigay. Kasi, hindi nila nalalabanan ang homesick. So, ibig sabihin guys, pag pumunta ka dito sa Romania, na mag-work bilang nanny or domestic helper, kailangan guys, matatag ka. Kailangan ay kaya mong labanan ang lungkot. Yung ating number 8 guys, ay kung ikaw ay mahina. Kasi guys, kung mahina ka, lagi ka lang malulungkot. Kung mahina ka, umaba yung camera ko. Lagi ka malulungkot, guys. Kung mahina ka,
Laging negative ang iisipin mo. So guys, pag pumunta ka dito sa Romania, kailangan buo ang plano mo. Ibig sabihin, kailangan strong, matatag tayo. Ayan guys, yung ating number 9 guys ay kung hindi tayo marunong magtanong. Guys, wag na wag kayong mag-a-abroad kung hindi kayo marunong magtanong. Guys, kailangan natin marunong magtanong dito. Kailangan natin magtanong. Halimbawa guys, sign off di tayo. Ang kailangan natin sakyan ay bus. Ang sinakyan natin guys ay train sa subway. You know what? Kasi hindi ka nagtanong eh. So, nangyari na wala ka. Hindi ka marunong mag-approach. Katulad din ng pinakain mo ang bata ng cereal. Tapos, may allergy pala. Yan ay dahil hindi ka nagtatanong sa iyong amo kung ano ang dapat mong ipakain. Diba guys? So, kailangan marunong tayong magtanong. Ayan guys. So, ating pang-sampo guys, napaka-importante, huwag na huwag kang mag-a-abroad kung hindi mo alam ang purpose mo, bakit ka nag-abroad. Kasi guys, dapat bago ka umalis, buo ang desisyon mo, buo ang isip mo. Kasi guys, yung ating employer ay pinapadalhan tayo ng ticket sa Pilipinas ng libre para kunin ka nila doon at pumunta ka dito. Ibig sabihin guys, kailangan magtrabaho ka, finish contract. Kung hindi talaga kaya na homesick ka at gusto umuwi, at least 1 year, pagtratrabahuan mo ang ticket na yan na binigay sa iyo ng iyong amo. Kasi kung hindi, pagbabayaran mo yan. So, ibig sabihin guys, kaya kailangan buo na buo ka, buo ang pasya mo bago ka mag-abroad. This is the reason guys, dito sa Europe, dito sa Romania, usually guys, ang tinatanggap ay ex-abroad. Yung mga finish contract na ex-abroad. Kasi guys, yan ang binabasihan ng amo na talagang matibay na tayo. Kasi guys, sobrang layo dito guys. Sobrang layo. Hindi katulad ng Singapore, Hong Kong, Taiwan na makakawi tayo agad. Hindi. Sobrang layo at sobrang mahal ng ticket. Kaya guys, kailangan bago kayo pumunta dito, buo at alam mo kung bakit kayo nag-abroad. So guys, hope it helps yung 10 katangian na dapat mayroon tayo, na dapat malaman ninyo bago kayo mag-a-abroad. Ayan guys, till next video, please subscribe Liza Sebastian and paki-comment down below guys sa inyong mga katanungan at sasagutin natin yan. Please also hit the bottom bell para guys ma-update kayo sa aming new videos. Ayan, we love you all. Bye-bye guys!